pagpakan ng aking contract, ako ngayon ang gagawa. Resulta sa aking garden, sa katigasan ba naman ng aking ulo na nagmanok ba naman ako sa subdivision at nag-alaga ng peasants last year. So ngayon, napilitan na akong mag-submit ng architectural design ng aking garden last December. Kaya napilitan ako na ipagawa sa Home Depot. It's a big mistake po na magpagawa sa Home Depot kasi hindi kami nagkaintindihan dahil yung kontrata, say contractor, ay kausap ko by phone at saka by email. Kanya, next time, be careful sa mga pag-contract na imbis na sa labas mo ipagawa, ang problema, cash. Masakit dahil $17,000 ang pinakawalan ko, tapos kalahati lang yung expected ko na nagawa. Kaya ngayon, ako ngayon ang gumagawa sa mga kapalpakan ko. Mabigat, pero kaya ko naman pala. Kaya according to YouTube, ganito raw ang mag-install ng mga fake grass at saka yung retaining wall na wala ka namang permit, at least 3 feet high ay wala kang permit. At temporary lang naman ito pwedeng ibain, kaya walang permit. Kaya next time, mag-ingat sa katamaran na sabi ko sa professional ko na ipagawa para maganda naman. Kasi kung ako, sasabihin naman ni Mrs. Mickey Mouse, parparaw-paw. Tapos nung na-install ko na, aba, pwede naman pala. Ganito rin lang ang ginawa nila. Kaya salamat sa YouTube. Makikita lahat kung paano mag-install ng kahit anong problema, kahit anong gawin mo, nandyan sa YouTube. Kaya salamat sa YouTube, at may natutunan tayong ulit sa ating backyard garden.